Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Kalunas. Dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kapartner po natin ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng MX3. Kasama po ninyo... Iba-iba na yata ang tawagan, Doc. Iba na yata ang tawagan, hindi na tropa pip. Hindi na? Hindi na sinotolongges. Ano na ba ang tawagan na ngayon? hindi ko nga naabutan yung tolongges na yun. Pini-figure out ko. Ano kayo ang ibig sabihin nun? Yan yung ginagamit noong kapanahunan ng mga tropa pips. Ibig sabihin ng tropa pips, mga katropa. Okay. Ang tolongges, yung binubudol-budol mo yung katropa mo. Ibig sabihin yun ang kabaliktaran. Parang ganun, Doc. Parang niloloko mo, binubola mo yung mga... Huwag niyo akong pagtitripan, parang yan. Ganyan. Good evening, mga Justin Biebers. Yun na kasi yung generation. Generation ng mga Justin Biebers. Pero sa kahit anong generation, hindi natin pwedeng ialis yung stable na bagay katulad ng pangangalaga ng kalusugan. Do, kasi ang mga sakit, bukod sa sila ay stable, aba, uma-advance pa, Dok, di ba? Parang lumilevel up pa itong mga sakit na ito. Yun nga pag-uusapan natin ngayon. Rayuma sa bata. Oo, akala nila mga exempted sila pero meron din pala sa kanilang masasapul. May rayuma sa bata, mga kaibigan, at yun ang ating tatalakayin. Oo, kung meron po kayong mga tanong ngayon pa lang o meron kayong kamag-anak, meron kayong kakilala na nabalitaan ninyo bata pa lang, may rayuma na at meron po kayong gustong itanong sa ating guest ngayong gabi, si Dr. Edwin Bien, i-text nyo na po sa aming hotline number, Doc. Opo, 0918-888-8-8-6-9-3. Yan po ang numero natin, mga kaibigan. Ayan. Yan din po ang hotline number ng MX3. Sakaling may tanong po kayo sa alinmang produkto ng MX3, may iba't ibang variants. Meron po silang MX3 capsule. Merong isang variant din ng capsule na kung tawagin ay MX3 Plus. Yan ay may kasamang L-carnitine and CoQ10 bukod dun sa mangosteen. Meron din po silang MX3 coffee mix at yung MX3 tea. I-text nyo po hotline number, ha? 0918-888-8-8-6-9-3. Ayan, rayuma sa bata ang pag-uusapan natin ngayong gabi o juvenile arthritis. Dok, itong juvenile arthritis, sino mga tinatamaan nito? Gaano kabata at hanggang ano ang edad? Alam mo, when you say juvenile, bata talaga yan eh, no? Pero ang totoo, mga kaibigan, hindi lang po nila maaaring na i-describe ng mabuti sa inyo. Pero in fact, even 2, 3 or 4 years old, meron na pong mga ganitong kaso. Mm-hmm. Kaya lang, hindi po sila nagko-complain na masakit talaga. Makikita nyo lang na kung bata pa yung anak ninyo talaga, like maybe 2 or 3 years old, kapag natutulog po sila, parang alumpihit sila sa higaan na pinagkikiskisa nila minsan ang kanilang mga paa o ang kanilang mga tuhod dahil sumasakit po iyon. Mm-hmm. Ano, Doc, yung word na ang lalima, alumpihit, Doc? Yung mga hindi mapagkatulog ng mabuti, yung ikot ng ikot, minsan yung ulo na nasa, nandun sa headboard, minsan nandun na sa paanan yung ulo niya, minsan yung puwet niya nakataas at para siyang nakadapa. Ang ginagawa niya kasi naghahanap po ng pwesto ang batang ito kung saan magiging komportable kahit antok na siya yung kanyang mga joints. That okay. Is in the evening, Jess, no? Okay. Pero in the morning, iba yung sintomas nila eh. Nakikita naman to sa mga elementarya na makikita nyo naglalakad siya mag-isa sa playground, napapatid niya yung sarili niya. Siya na mag-isa, napapatid niya yung sarili niya. Ibig sabihin po, hindi coordinated yung kanyang paglakad sapagkat maaaring yung kanyang tuhod bumubukol nang hindi nyo napupuna. Pero Doc, hindi halata. Pag tinignan mo yung tuhod niya, wala namang parang bukol. Oo,
hindi halata kasi medyo napipiki siguro yung bata o medyo nasasakang siguro yung bata. Kung napipiki, napapatid siya kasi nag-uumpugan yung tuhod niya. Kung nasasakang naman siya, napapatid siya kasi nag-uumpugan yung sakong niya. Mm-hmm. Yun. So, maaaring yung pagkapiki o pagkasakang ay genetic in cause. Mm-hmm. Pero may pagkaminsan din po, ito ay dahil sa juvenile arthritis. Okay. So ito, Doc, dapat lang talaga yung mga magulang na nakikinig sa atin, inoobserbahan ang anak habang tulog at habang gising, Doc. Oo. Alam niyo po, yung mga anak ninyo, ha, kung mga 2, 3, o 4, siyempre, pinapaliguan niyo pa yan. Hindi pa kayang mag-solo niyan, di ba? Mm-hmm. Yung iba dyan, binibihisan nyo pa po, hindi ba? Okay. Habang nakahiga po sila doon sa kama at binibihisan po ninyo, uunatin po ninyo yung mga paa. Mm. Hahawakan po ninyo yung mga tuhod. Hihilahin po ninyo dahan-dahan. Pipisilin ninyo. Okay. Eh di ba, Doc, kapag ang bata ay lalo na yung bagong panganak, hanggang siguro mga isang taon, turo na mga lolo yan eh, mga lolo't lola lalo na. Hihilutin mo hita para hindi magpiki, para hindi magsakang, para maganda daw ang shape ng legs, pati yung mga kamay, pati nga ilong, Doc, di ba? Pinapamasahin ng mga lola. Eh, alam mo, there is some truth to it, no? Kasi bagamat hindi naman sila nakapag-aral ng tungkol sa siyensya, pero ano eh, handed from one generation to another, siguro nakikita nila yung good effect nung ginagawa nila eh. That is why, pinapasa na lang din nila sa magiging anak at apo nila. Mm-hmm. Kasi alam mo, if I remember right, nung bata ako, nagkaroon ako ng ganitong kaso eh. Mm-hmm. Juvenile arthritis, pero ang diagnosis po sa akin, rheumatoid arthritis. And that was, ako po ay nasa elementarya. Okay. Oo, ang napupuna po sa akin, dito nga tinutokso ako sa bahay, ganun din sa eskwela, na napaka-clumsy ko kasi pag may hinahawakan ako, nalalaglag ko. Mm. Maraming beses na akong napagalitan kasi nalaglag ko yung baso tapos nabasag eh. Oh, ibig sabihin, parang lampa, Doc. Yung kamay ko ang lampa eh. Hindi okay. Kasi ako naglalakad eh. Naalala ko nung araw sa public elementary, nagdi-distribute kami ng Nutriban eh. Alam mo ba yung Nutriban? Hindi ko naabutan pero napakinggan ko, Doc. Nabalitaan ko. Alam mo, ang Nutriban, tinapay yan na sinlaki kalahati ng ulo mo, Ches. Ang laki naman. Ang laki nun. Para talagang mula noo mo, tapos i-slice mo papunta sa likur mo. Ganyang kalaki ang Nutriban. Ang laki. Eh, di para kalahating, kalahating muka. Oo, parang mangkok. Matigas siya. Matigas. Actually, mabigat na mabigat. Para sa isang bata lang ba yun? Per child yun. Andam, ang laki naman. Hindi lang yun. May palaman pa yun sa loob. Okay. Alam mo, kaya ako na ikikwento. Homeroom ako noon eh. Nag-homeroom. Yung bang na-assign ka na ikaw ang namamahala mag-distribute. Okay. Kadalasan na papagulong ko sa lapag yung mga Nutriban. Di ba, Doc? Noong mga panahon na yun, hindi pa uso yung plastic supot. Na, ngayon, addict na addict tayo sa plastic supot eh, no? Yun, as is yun, nakapatong sa tray. So, pag gumulong, wala pang 5 seconds. Papagpagan mo lang yun, Doc. Sabay tampot. Nako po. Pero that is, I remember, my sign of clumsiness. Hmm. Na hindi dahil kawalan ko ng atensyon, sa pagitan ng aking mga daliri. Pero hindi masakit? Kundiinan mo ng todo, masakit. Kung kakamayan mo ko ng mahigpit, masakit. Okay. Pero hindi ko napupuna. Kasi akala ko, it is part of my growing process. Kaya pag humawak ako ng lapis nung araw, hindi masakit. Yung normal na hawak ng lapis na nakadiin yung lapis dito sa middle finger. Lapis ko, nakadiin hanggang dun sa little finger. Hanggang doon sa hinliliit, sa dulong yung daliri. Yung pagkakahawa ko. So parang akala mo, ang hawa ko, kutsilyo eh. And that is okay. Because hindi ko maisarado ng mabuti yung aking mga daliri. And you thought it was normal? Akala ko normal yun. Akala ko, style ko lang yung pagsusulat eh, no? Uh-oh. And then nung dinala ako sa doktor, then na-diagnose nga that it is a form of rheumatoid arthritis brought about by an infection na nangyari naman sa akin.
Okay. Anong klaseng infection ito, Doc? On juvenile arthritis can happen kahit anong klase ng infection, Jesse. Hmm. Mamalasin ka na lang kung ikaw ay tatamaan. Kasi yung iba virus lang, tinatamaan na ng juvenile arthritis. Yung iba bacteria. Hmm. Ako bacteria yung tumama sa akin. Isang uri ng streptococcal bacteria na mikrobyo tumubo sa lalamunan ko. Pero ang nangyari nun, bumaba yung mikrobyo papunta sa aking mga kasukasuan at doon naglaban-laban sila, yung mikrobyo at yung aking immune system. Hindi ba, Doc, parang ang layo naman yata ng nilakbay ng bacteria na yan o ng infection? Eh, ang layo ng kamay mo, Doc, eh. Baka yun yung isipin natin mga listeners. Eh, hindi lang kamay. Umaabot yan hanggang dito sa ano, sa talampakan. Oh. Umaabot yan dito sa joints ng ating mga paa. Mm-hmm. Ang bacteria kasi, alam mo naman may sinasakyan yan eh. Mm. Yung ating bloodstream. Mm. Eh, syempre ang bloodstream natin, umiikot yan sa buong katawan. Then, it can go wherever. Okay. Ang nangyayari ngayon, yung katawan natin magre-react. Ang tawag doon is our immune system. Oo. Namatay na yung mikrobyo, pero dahil na-activate ang ating immune system, nagkakaroon tayo ng autoimmune disorder. Patay na yung mikrobyo kasi nangyari sa akin, mas bata pa ako, nasa grade 1 pa lang ako, pero grade 3, nag-aaway-aaway pa yung sarili kong immune system na ang tinatamaan yung synovium. Ano yun, Doc? Yung synovium, mga kaibigan, yun yung po yung lining ng ating mga kasukasuan na kulay puti, na pagkaminsan kapag kayo kumakain ng bulalo, o kaya ng chicken, pinapangat ninyo yung dulong kulay puti. Okay. Iyon ang namamagapo. Parang cushion o parang sapin ng ating mga joints mismo? Related yon, Jess. Yung sapin na yon na sinasabi mo naman are the cartilages. Mm-hmm. Yun ay napapalibutan ngayon nung synovium. Oh. At sa pagitan nilang dalawa ay may likido na malapot. Okay. Yung synovial fluid. Mm-hmm. So silang tatlo naapektuhan. Yung litid, yung tubig, yung lining. Okay. Namamaga po yun. At pag namaga yun, masakit yun. Mm-hmm. At kapag napabayaan po yun, dumarating yung iba sa punto na nagde-deform yun. Kaya makakakita kayo ng ibang tao, bali-bali ko ang daliri sa kamay eh. Mm-hmm. Sa ating pagbabalik, after lang ng ating commercial break, I'm sure mas may naaalala na yung ating mga listeners na, baka kaya. Parang may mga ganun, Doc, na moment, ano? Habang ikaw ay nagdi-discuss, kung sila po ay may tanong, yung ating mga listeners, pati yung mga nasa internet, mga nasa television, pwede ho kayong magbigay ng inyong tanong, magpadala ng inyong mensahe sa ating text hotline. Dito po sa aking Facebook, pwede rin kayo magpadala ha. Cheska San Diego sa Facebook o kaya idiretso nyo po sa Facebook ng MX3, MX3 Capsule Coffee and Tea. Yan po ang kanilang official Facebook page. Pwede rin sa hotline number ng MX3, Doc. Kung ang katanungan nyo ay hindi lang juvenile arthritis, kundi arthritis ng kahit nino paman, bata man o matanda, mag-text na kayo. 0918-8888-693. Ayan. Kasama po natin si Dr. Edwin Bien. Babalikan natin ang ating talakayan. Kapartner din ang MX3 hatid ng DMI. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, inis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste, ACS. Ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star wax, star wax, wax. Kintang na to the max, max, max. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mansya ng chocolate, putik, mailibag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mansya. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Sa tingin ko, hinubog ako ng DZRH sa pamamagitan ng pagharap ko sa iba't ibang klase ng tao, lalo na sa industriyang ito na hindi naman na bago sa akin, pero mula pagkabata, nakikita ko na yung mga tao sa radyo, sa TV, kung paano nila nakukuha yung confidence na meron sila kapag humaharap sila sa camera. At nung nandito na ako, natutunan ko sa DZRH yung mga bagay na paano ba ako dapat humarap sa camera. Yung pala hindi lang ganun yun. Kailangan kaakibat nun yung pagtitiwala sa'yo ng tao, ng mga nakikinig sa'yo, sa pamamagitan din ng mga sinasabi mo. Kaya more on facts, lahat nakabase sa katotohanan. Ako po si Yuel Reyes ng DZRH, bumabati sa ating himpilan sa 85 taon nito, ang selebrasyon ng bawat tagumpay at hamon ng pamilyang Pilipino. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa... Kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH. Maligayang pagbati sa inyong 85th anibersaryo sa serbisyo publiko. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama sa 85th anibersaryo ng DZRH. Bisyong tapat sa iyo, DZRH. Contingent number 12! Iloilo Dinagyang Festival! Presented by Tribo Mariano! Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Kunyo lingkod, Governor Daniel Ramirez Fernando ng Dalawigan ng Bulacan. Nais po natin kumating ng isang maalam na pagbati sa ating paboritong stasyon ng DZRH sa kanilang 85th anniversary. Sa pamumuno po ng ating mga station manager, Atty. Rubal Serra, Deo Macalma, kay Yusek Cesar Chavez, sa mga broadcaster po natin, sama-sama po tayo sa 85th anibersaryo ng DZRH. Mabuhay po kayo and pagpalain po kayo ng buong kapal.
Magandang araw po. Ako at ang buong Commission on Elections po ay nagpaparating ng malugod na pagbati sa inyo pong ika-85 anibersaryo kaarawan. Alam niyo po, parehas po tayo sa COMELEC, 85 years na rin po ang inyong Commission Election. Sadya po ang inyong tapat na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng makatotohanan balita at impormasyon sa ating mga kababayan ay hindi po mapapantayan. Ipagpatuloy niya po sa mga susunod pang 85 years, 100 years na ang inyong pong matapat na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay po kayo, tanggapin niyo po ang aking pagsaludo at pasasalamat. Maraming salamat po. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Santos po sa pagbati sa DZRH sa inyong 85th anniversary. Sa loob ng 85 taon, naging daan ng DZRH sa paghati ng balita, impormasyon, at aliw sa maraming tahanan ng ating mga kababayan. Kayo ay nagsilbing bantayog sa pagiging unang radyo sa Pilipinas. Sa bawat umagang sumalubong sa atin, sa bawat gabi ng pagpapahinga, at sa bawat sandaling meron tayong pangangailangan sa impormasyon, ang DZRH ay palaging naririto, handang magbigay sa atin ng mga balita. Sa mga tagapakinig, patuloy nating suportahan ang DZRH at ang kanilang hanganing maghatid ng serbisyong para sa bawat Pilipino. Mabuhay ang DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat po. We've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Ang DZRH ang nagbigay daan sa akin para mahubog na isang mamamahayag. Dahil sa kumpanyang ito ay binibigyan ka ng laya ng management na gawin ang inyong trabaho. Siyempre, alinsunod doon sa prinsipyo ng professional journalist. At sa pagitan din ng DZRH, dito na-experience yung fieldwork na kailangan bumiyahi either sa iba't ibang lugar sa Pilipinas or even abroad representing DZRH. Ako po si Raymond Dadpas, bumabati ng Happy 85th Anniversary DZRH. Bisyong tapat sa iyo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja, Lunes hanggang Biyernes. Ang pagiging isang lingkod, isa siguro yan sa mga bagay o salita na nagkaroon ng mas malalim na kahulugan sa akin sa pagpasok ko sa DZRH. Lahat naman tayo nagsimula sa pagiging mere listeners o tagapanood lang ng mga balita. Pero nang magsimula akong magbalita dito sa DZRH, natutunan ko na ang pagbabalita ay isang ang pangkalusugan, Lunas, Extension. Balikan po natin ang ating talakayan at kapartner natin ng DMI Philippines. Dala nila sa atin ang mga produktong MX3. Ang MX3 may capsule, may coffee, meron din pong tsaa. At pinag-uusapan natin kasama ang siyempre, dapat active ang lifestyle, mm-hmm. Hayaan silang madumihan, di ba? Gano'n nga, hayaan mo maputikan, madapa. Kasi, ngayon, kapag ang bata kasi nauntog, dinala sa pedya, it-scan kagad. Huh?
Eh, noong araw, kapag nauntog ang bata, uuntog, kakapain mo lang yung baba mo, yung uuntogin mo rin yung baba mo para bumalik. Huwag ka mabobo, sabi nila. Alam mo ba yun? Hindi ko naranasan yun, Dok, ha? Hindi, alam ha. Alam mo, kapag nauntog-loon ng bata, boom! Sa ulo, sa ulo. Ang gagawin ng nanay, kukunin yung kanyang palad, tapos kakabugin yung baba. Para wag daw mabobo. Ganon. Kasi nakalug yung utak, Dok, Ewan ko kung ano yung connection, bakit sa baba? Pero wala. Walang connection yun, Dok. Wala, pero nakatutuwa dahil parang pinapagpag lang ng mga bata noon ng mga aksi-aksidente. Oo. Basta mga minor, di ba? Kaya yan. Oo, tatayo ulit. Huwag kayong masyadong nag-aalala. And I remember, no, nung ako nga ay bata, nagkaroon ng juvenile arthritis, paborito kong makipaglaro sana yung binabato yung lata. Para babatuin mo ng tsinelas yung lata. Ano ba yung larong yun? Ang tawag dyan, yan ba ang tumbang preso, Dok? Tumbang preso yun eh. Babatuin mo tapos yung lata, may taya eh. Hahabulin niya yung lata para mailagay niya sa gitna. Hindi ko malaro yun dahil nga masakit yung aking kamay. Kaya inahaya ko yung mga kaibigan kong mga babae, kalaro kong babae. Bahay-bahayan kami. Naku, Dok, parang iba. Ikaw, Dok, bata ka pa. Ano na? Iba na ang style, Dok, ha? Ibang style, eh. Pero, may kakilala akong bata. Kinarga ng flight attendant. Mukhang alam na kung kapan. Parang nagmana yata sa iyo, Dok. Kidding aside, Dok, yung mga bata kasi na katulad mo, meron palang juvenile arthritis. Exactly. Siyempre, excited yan maglaro. Gustong-gustong maglaro lagi sa labas, kay umitim, kay mag-amoy araw, di ba? Yung nanlilimahid na nga, okay lang. Pero kasayahan yun, eh. Oo, papaano yun, Dok? Bawal ba silang maglaro? Actually, hindi. Pero kailangan, guided sila kagad ng magulang nila. Okay. Kaya nga, ang kagandahan sa ngayon, may mga diskusyon tayo sa radyo at telebisyon at sa social media ng mga ganitong topic na noong araw, hindi masyado. Kapag ang inyong anak ay nakikita po ninyong hindi masyadong normal, ang galaw o ang growth, dinadala po yan sa pediatrician, Chess. Okay. Yung Chess, of course, may check-up yan. Ang simpleng-simpleng check-up yan, siyempre, stethoscope, pakikinggan yung bata sa puso at sa baga. Mm-hmm. Tapos may pumukpok yung mga, may hammer kami tinatawag, yung para sa tuhod. Okay. Pinupukpok namin yung tuhod at ibang mga joints para makita namin yung reaksyon. Kung may suspecha ang doktor, gumagawa ng request yan for laboratory test. Pinakasimpleng request dyan, CBC. Para malaman kung may infeksyon yung bata at nasa dugo yung infeksyon, pwede rin mag-request ng urinalysis. Ngayon, sa dugo, may mga tinitingnan ng mga doktor na espesyal dyan. Yung isa dyan, ESR. Ang ibig sabihin ng ESR, erythrocyte sedimentation rate, nakikita yan sa mga taong may inflammation o pamamaga sa kanyang katawan. Okay. Tumataas ka. Tinitingnan ng mga doktor yan, RA or RF, kung tumataas din yan. And lastly, kapag halimbawa may suspecha yung doktor, either mag-request siya ng ANA, anti-nuclear antibody, para malaman kung may immune system problem yung bata, or baka ipa-X-ray yung joints ng bata. Okay. Yung mga bata, Dok, okay lang ba na ini-X-ray yan? Kasi di ba pagka ganyan, medyo may ingat talaga pagdating sa bata. Oo, yung anak ko dati, in-X-ray din siya. Medyo binibilang ko. Sabi ko, Dok, pwede bang dalawang view lang, hindi yung todo-todo ang picture ninyo na napakarami? Sabi ko, oo, pwede naman eh. Yung X-ray view naman yan, harapan at saka tagiliran. Okay. Lateral at saka PA o posterior anterior. Yan lang, sapat na yun para makita ng doktor yung kontur o itsura ng kanyang mga joints. Okay. So, tapos one time lang yun. After mga 6 months o 1 year, hindi lagi-lagi. Ano yun, Dok? Inuulit ka ako yung mga x-ray na ganyan kasi may radiation yun . After mga 6 months or 1 year, hindi naman sana lagi-lagi kasi natatapat sa radiation yung bata. Okay. So, dun sa x-ray, sapat na yun para makita talaga ano itsura ng bata, yung structure ng kanyang buto o mga joints, Dok? Oo. Alam mo, may mga tinatawag kami na ganyan . Nakikita namin minsan parang yung beaten apple. Alam mo ba yung apple pag kinagat mo? Minsan ganun ang forma ng joints Yung dulo, parang akala mo may kumagat Paano nangyari yun, Dok? Ibig sabihin, nadadamage yung dulo. Nasisira yung dulo. Oo.
may sumisira sa dulo. Mm. Yun, maaaring inangat-ngat ng sarili mong katawan or immune system. Ang buto? Ang buto, oo, nadadamage ang buto na yan. Kasi alam mo, ang buto niyan, makinis sa makinis yan. Mm-hmm. Yung, imagine ninyo, halimbawa yung inyong mangkok, makinis yan eh, yung dulo niyan, bilugan yan eh. Mm-hmm. Pero dun sa iba po, makikita nyo na yung dulo ng kanyang joints, baku-baku po yun eh. So that means something is going on. Mm-hmm. So pag nalaman sa x-ray at nakumpirma na ito nga ay juvenile arthritis o maagang rayuma sa bata, ano ang unang step na ginagawa, Doc? Yan ang problema natin kaya tayo nag-discussion ngayon, Chess, no? Mm. Ang ginawa sa akin at ang ginagawa hanggang sa ngayon ay magbigay ng pain reliever. Okay. That will help the pain, but that will not improve the immune system of the child. Mm. At ito ay magpapataas ng resistensya ng tao. Ibig sabihin, Doc, kailangan maging mas malakas o mataas ang immune system ng isang bata para hindi siya sumpungin ng arthritis? Ganun ba? Hindi lamang sumpungin, Chess. You're correct. Hindi lamang sumpungin, kundi para rin makalakihan niya at gumaling siya permanently. Ay, okay. Kasi alam mo, itong problema eh. When you say immune system ang problema, maraming mga karamdaman, autoimmune. Kailangan ang magpapagaling sa kanyang katawan, sarili rin niya. Mm-hmm. Eh yung sarili niya, kaya lang magpagaling ng katawan kung mayroong mga gamit to help repair. Mm-hmm. Eh kung wala kang pang repair, puro ka lang pain reliever, eh di ano mangyayari sa taong yon? Mm-hmm. Yan, maaaring hindi siya lumaki ng tama. Mm-hmm. Kamukha ko, naiwan na ako sa paglaki. Ay, hindi naman. Maaaring apektado yung kanyang mga joints na naka-inflamed o mm-hmm. namamagana pang habang buhay. So ibig sabihin, Dok, mas maganda na mas maagapan, maaga nilang ma-diagnose kung ito talaga ang kondisyon ng bata para maaga din yung intervention. That's right. Alam nyo, dapat binabantayan natin ang mga anak, no? Ang hindi ang tagabantay sa anak ay TV. Or gadget. Hindi rin laptop or mm-hmm. gadget, no? Hindi rin po yan ang tagabantay ng bata. Mas maganda yung nilalaro po ninyo yung mga bata, eh. Unang-una, ang katawan po ng tao ay may kakayanan magpagaling sa sarili. Okay. Number one po yan. Halimbawa, nasugatan kayo, basta't malinis ang sugat, darating ang panahon, maghihilom din yan sugat na yan. Mm. Ayan. Pangalawa, halimbawa po may karamdaman kayo like diabetes o iba mang sakit at nasugatan kayo sa paa, mapupunan nyo yung iba, mas matagal ang paghilom ng sugat. Mm. That means yung katawan ng taong may karamdaman ay may kulang. Mm-hmm. Sa kanya na katawan. Ayan. Although, napakahalaga ang reseta ng doktor. Mm-hmm. Itutuloy po ninyo yan. Pero mahalaga, ibibigay nyo rin yung kulang na vitamina, mineral, o sustansya sa katawan ng tao. Okay. O pangatlo, hindi naman sa totoo lang, kahit sabihin namin mga doktor, kumain kayo ng balanced diet, mm-hmm. imposible naman po yung balanced diet sa panahon ngayon eh. Mm-hmm. Kasi ang kinakain po ng mga tao ngayon, sa totoo lang, totoo. Mga kung ano-anong mga pangalan na sa kanila, no? Mm-hmm. Mga pubalicious, kung tawagin. Opo, yes, kapag tayo po ay may bisyo, tanggapin na natin, bisyo yan. Mm-hmm. Kapag tayo may addiction, tanggapin nyo na rin, addiction yan. Mm-hmm. Maganda po na may protection tayo. And okay. That is, when we get up in the morning, buksan nyo po isang kapsula ng MX3, inumin nyo na po. Mm-hmm. Kapag magkakape kayo, may kape rin naman tayo. Pero bago matulog sa gabi, maganda magbabad po kayo ng isang teabag ng MX3 na tsaa sa isang pichel ng mainit na tubig. Mm-hmm. Isang litro po yun eh, mainit. Iwanan nyo lang po sa lamesa nyo yung mainit na tubig at makababad yung isang teabag. At bukas, isalin nyo po doon sa baunan ninyo. Inumin nyo maghapon yung isang litro ng MX3 tea para makinis ang kutis, mm-hmm. malinis ang ating dugo, pati atay at kidney. Ayan. At yung MX3, mabibili naman nationwide yan. Hindi lang para doon sa mga estudyante o bata na may juvenile arthritis, pati adult, maganda at nire-recommenda ni Doc. Lalo na mag-take po kayo ng tsaa, ng kape, ng kapsula ng MX3. Doc, saan mabibili po yan? Mabibili lang po ito sa mga lehitimong butika, ha. Huwag po doon sa mga pantabi-tabi na nakabilao lamang. Mm-hmm. All over the Philippines naman po ito. Sabihin nyo lang, ang gusto nyo po, yung original na MX3. Mm-hmm. Yan. Ngayon, kung may katanungan kayo, may problema, di mag-text kayo sa amin. Bukas naman po yan, 24 hours, ang 0918-888-8693 mm-hmm. or sa website natin, www.philippines.com.
mx3.ph. Ayan. At sa ating MX3 DMI family dyan sa Davao, maraming salamat mula sa mga staff natin dito sa MBC, DZRH, at yung mga istasyon dito kasi nagpadala ng gift pack ang MX3. Maraming maraming salamat at napakaraming fans ng MX3 dito, Dok, sa ating opisina. Isa kayo. Isa kayo sa nanguna na tumulong po para makarating ang MX3 sa taong bayan. So, maraming salamat sa iyo, Chess, at sa pamunuan ng MBC. Dahil buong Pilipinas po, kilala na ang MX3. Wrong spelling nga lang kayo. Sige pa kasi ang text sa akin, letter M, letter X, tapos T-R-E-E. Okay. Puno. MX3. Yan po ay mabibili nationwide, ha? May kape, may tsaa, at may kapsula. Kung may katanungan, ang hotline number, Doc, ulitin lang natin. 0918-888-8693. Paalala mga kaibigan, ha? Huwag po ninyong basta ihihinto ang anumang reseta sa inyo ng mga doktor, no? Mm-mm. Ito po kasi ay pantulong natin sa inyong katawan kaakibat yung pag-aalaga ng doktor. Oo, hindi po ipinapalit ang MX3 kahit anong produkto ng MX3 sa mga maintenance medicine na bigay ng inyong doktor. At once again, Doc, maraming maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ches, at magandang gabi po. Ayan. Mga tropa peeps. Maraming salamat, Dr. Edwin Bia. Nakasama po natin ang DMI Philippines, ang MX3 dito sa ating talakayan ko sa kalusugan. Ako naman, Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat at magandang gabi, Luzon, Visayas at mga kalunas hanggang bukas dito sa Lunas Extension.